Hello, good morning mga kagulay, mga kapalaboy. So, today, ipapakita namin sa inyo kung paano yung epektibo at magandang paglalagay ng ating plastic mulch para mapanatiling moist yung ating lupa at saka hindi basta-bastang matubuan ng mga damo. So, ito yung ating plastic mulch. Yan, hinihila lang. Lagyan muna ng lupa sa gitna para pag hila mamaya hindi siya alsa at saka maganda yung kanyang pagkakalagay. So ganyan po siya mga kagulay, mag-intercropping po tayo. So ang ilalagay natin dito ay ampalaya katabi ng kamatis, gaya din sa kabila na ampalaya at saka kamatis din. So mas maganda kasi yung multi-cropping, doble ang kita tapos tipid sa space. So yan, hila na po hanggang doon po sa dulo. So ang itatanim natin ang palaya dito ay ang mestiza F1. Okay, so yan, lalagyan po natin ng another lupa sa gitna hanggang umabot po tayo doon sa dulo mga kagulay. So mamaya ituturo din namin kung paano ang pagbutas ng ating plastic mulch. So antayin nyo lang po ha, ipapakita po namin step by step ito siya. So ganyan po mga kagulay. Yan. So yan po mga kagulay, ito yung tinambakan natin ng lupa ng plastic mulch. Yan, mula doon sa dulo. So later on, babalikan po nila ito siya para lahat po ng gilid ng ating plastic mulch ay matatambakan. So mga kagulay, ito na tong lata na ating gagamitin para pambutas ng ating plastic mulch. So pag madami po tayong plastic mulch na bubutasan, pwede pong uling po ang ating gagamitin, pero dahil ito ay konti lang para medyo tipid, pwede pong kahoy ang gagamitin. So iinit lang po yung kahoy na lalagay sa lata para yun po yung init niya ang mag-ano sa lata para mabubutas yung ating plastic mold. So parang ganyan, try natin. Wala pa. Hindi pa masyadong mainit. Ilabyog-labyog na ito para magsiga. Ayan. Wala pa. Konti pa lang. Alanganin pa. Ayan. Hoy pa. Ipan mo muna to para magsiga. Yan. Sige pa. Yan. Yan, ilabyog to, ilabyog. Yan. Yan. Siya po si Sir Toto Los po. Ating farmer hero dito sa bayan ng Pulumulok, South Cotabato mga kagulay. Yan. Yan, medyo mainit na siguro yan to. Baka pwede na. Okay, yan, kita nyo naman yung lata, madami ang gamit na, siguro nakailang roll yun na ito ng plastic mulch na nabutas. Ayan, ayos, pwede na. Ayan, mainit na to. Ayan. Okay, malapit na mga kagulay. Ayan, itatatry natin kung pwede na. Oops, alanganin. Kulang ng init sa kabila. I-mix muna to. Yan. Labyog-labyog. Trial pa lang yun mga kagulay. So, yan. After nito, once na mainit na yan siya, tuloy-tuloy na po yan siya hanggang doon sa dulo mga kagulay. So, yan na. Baka pwede na. Oops, yan. So ang distansya nito mga kagulay, siguro mga nasa 2 feet po per punuan. So ganyan po. Mas maganda pag sobrang mainit, kagaya ng halimbawa uling yung ginagamit natin, kasi pag lagay mo ng lata, butas lahat siya. Ito kasi kahoy siya na sinilaban natin. So yung init sa kabila, hindi pantay. Mainit sa kabila, alanganin yung init. So pag nilagay, hindi siya lahat nabubutas. Pero okay na po yan siya mga kagulay, mga ganyan. Yan. Okay na yan. Yan.
Yan. Ang bilis, di ba? Ayan. Bilis magbutas. Ito po yung technique sa pagbubutas ng ating plastic molds para mas mabilis. Yan. Yan mo mga kagulay. After nito, pwede pang magamit itong ating plastic molds kasi hindi pa siya sira. Yan po mga kagulay. Tipid po sa oras. Yan ang paglalagay. Yan. Parang naglalakad ka lang tapos binabaston-baston mo lang yung plus yung ano lata. 'Di ba? Ayos mo mga kagulay. Ayos. Ilang puno na kaya yun? Bilangin nyo. Kapag sino ang makakuha ng tamang bilang, may premyo, mananalo. So ilang piraso yung butas? Kung sino makakuha ng tama, may premyo. Huling lang yan, sir. Huling. Di pantay. Huwag na initanan. Ayan na. Ayan na. Ayan. So, mga kagulay, after natin lagyan ng lupa sa gilid at sa kabutasan, ito na po. Pangbasal po natin. Vermicast ito siya, mga kagulay. So, huwag po kayo mandiri sa vermicast na ginamit namin kasi ano po ito siya, pure po ito siya na tahi ng baka na nilagay po doon sa mga bulati para magiging pataba. So yan, pangbasal po ito siya sa ating ampalaya para maganda yung tubo ng ating mga similya sa una pa lang. So ayan mga kagulay, oh, nasali pa yung maliliit na ano bulati dito. Yan, nakuha sa pag-harvest. Yan, ayos. Yan. Api Lago, harvest by eh? By? Damo Lago lagi dala. So yan mga kagulay. Yan. Malagkit po siya mga kagulay. Kasi umulan kasi kagabi. So yung vermicast natin ay basa. Yan. Lahat po ng butas, lalagyan po natin ng vermicast mga kagulay. Yan. Bilang basal po. Lahat po kami dito, every tanim po namin, nagbabasal po talaga kami ng vermicast, mga kagulay. So, maraming salamat po mga kagulay sa inyong panunood. At kung nakatulong po kami sa inyo, mag-subscribe po at mag-comment po sa aming YouTube channel. Maraming salamat po.